speedo gear natin para maiikot niya yung kable papunta dito sa ating dashboard at ituro kung ilang yung takbo natin. So, okay? So, legit and effective. Okay, good day mga paps. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-restore itong baling speedo gear sa harap ng ating Suzuki Smash. So, kadalasan itong nangyayari kapag tinatanggal natin yung gulong tapos pagbalik, hindi na natin siya nasilip at mabali yung dalawang plastic na parang bukol. Okay, ang repair tutorial na ito mga paps is 100% effective lalo na dun sa mga nahihirapan maghanap ng original ito. So ito kailangan natin dalawang wood screw na makikita sa loob ng outlet yung nasa picture. Mamaya malalaman nyo kung bakit itong wood screw na ito ang gagamitin natin. Then Phillips screw at saka soldering iron. Okay, make sure mga paps yung soldering iron na gagamitin natin pambutas itong plastic is napalitan na natin siya ng soldering tip. Yung matulis na nasa dulo na yan para hindi na siya mahirapang magtunaw ng tingga kapag gagamitin natin ulit. So pwede kayong gumamit ng pako, tanggalin nyo lang yung ulo or putulin nyo lang. Okay, bubutasan na natin siya ngayon center by center. Huwag nyo lang masyadong diinan kasi ito is magsisilbing guide lang doon sa dalawang wood screw na i-install natin mamaya. So kung napapansin nyo, hindi ko na siya binutasan doon sa mismong nabali kasi mag-slide na yung ating soldering iron. So bubutas pa ulit ako, center by center pa rin. Okay, so kung bakit yung dalawang wood screw na free sa outlet yung napili kong gamitin kasi hindi siya full thread. Hanggang gitna lang yung thread niya, so maiwas ang magasgas konti yung hub natin. So kaya yun yung napili ko. Free siya sa mga outlet or switches na nabibili natin na ginagamit natin sa bahay at saka sa mga safety hubs. So ngayon naisipan ko siyang butasan ulit ng pang spare, dalawang butas, center by center pa rin. Just in case pag nagtanggal ulit tayo ng gulong sa harap or nagpa-vulcanizing tayo, at pagbalik, hindi na natin siya nasilip at hindi siya nasentro doon sa parang kanal ng hub. So, matatanggal ulit yung wood screw. So, hindi naman siya mababali. Matatanggal ulit na lang yung wood screw. At least, meron tayong spare ulit. So, pwede pa tayong maglagay dyan ng ikadalawang spare. So, ngayon, gagamit tayo ng cutter para malinis natin yung lumagpas na plastic sa gilid. Okay, so para magiging repairable na siya, hindi na siya disposable, repairable na siya. Diba? Napagagandang idea naman nun. Kasi ito is 100% effective, makikita nyo yan mamaya. Walang pinagkaiba dun sa original. Kasi ang importante lang naman ito is sumabay siya sa ikot ng gulong. So by the way mga paps, kung bago ka pala sa channel ko, please do subscribe, click in Neutron sa YouTube and hit that notification bell below para mas lalo kayong updated sa mga upcoming video, tutorial or tips na i-upload. Or pwede din kayong mag-PM ng inyong mga tanong or mag-suggest sa Facebook official Alciba Ricky Dasaykan. Yung Dasaykan mga paps is dalawang I sa huli. Or pakilike na lang din yung ating page, Ricky Tech Project Projects sa Facebook. Yung nasa screen, yan, yan po. So lalinisan lang natin yung gilid ng ating speedo gear. So while doing this video, maglalagay ako ng shoutouts dyan sa screen sa mga kaibigan natin dyan. So shoutouts sa inyo. So, nagre-repair din ako ng mga motor wirings at nag-install ng mga accessories with the standard materials and installation. So, hinang yung ginagamit ko dito, automotive wire yung mga wires na gagamitin at original yung mga electrical tape or zinc cable tube na gagamitin. So, sa malapit sa Davao City or Davao City dyan, from Toril lang po ako, Toril Prudential Village, Corocan Street sa Google Map near Valles Beach. Okay, so ngayon install na natin yung dalawang wood screw. Kung napapansin nyo, hindi siya full thread. So, pwede naman kayong gumamit ng full thread, pero babalutin nyo lang siya ng electrical tape. Make sure yung electrical tape na gagamitin nyo is 3M. Ayan. Para buong body talaga yung maitutulak. Ang advantage kasi sa hindi full thread, buong body ng bolt is naitutulak ng hub. So, tatanggalin pa kasi natin yung ulo ng bolt na yan or screw na yan. Ayan. Para buong body lang talaga yung natitira. Kasi kapag hindi din natin tatanggalin yung ulo ng screw na yan, eh mas mataas siya. Kailangan sukatin nyo din yung nabali na plastic para yun lang din yung ititira yung bolt. Yan. So napapansin nyo, napakahigpit pa rin niya kasi maganda yung klase ng plastic na ito paglagyan ng bolt. Huwag nyo lang masyadong diinan para hindi lumagpas yung dulo sa gitna ng butas ng speedo gear natin na maaring sumabit dun sa bakal. Ayan. So, tatanggalin na lang natin yung kanyang ulo. So, meron tayong dalawang butas, pang spare. Mas maganda kasi yung laging handa. Yan. So, repairable lang siya. Hindi na siya disposable, diba? So, yan. Tatanggalin na lang natin yung ulo. So, gagamit tayo ng grinder ngayon or electric
grinder. Okay? Okay, safety first sa paggamit ng electric grinder. So, gumamit kayo ng mga safety goggles at saka safety gloves. So, huwag kayong gumamit itong ginawa ko sa video na wala, hindi ako nakapag-gloves. So, tatanggalin natin yung ulo ng bolt. Ayan. So, safety first. Gumamit kayo ng safety goggles and safety gloves. Ayan. So, ang ititira natin ulit sa wood screw na yan is yung kung ano yung sukat, actual na sukat ng plastic na nabali. Yun lang din yung ititira nating sukat. So ngayon, tatanggalin natin yung mga matalim na part sa gilid ng wood screw na maaring makagasgas ng konti dun sa hub. Or kung gusto niyo talaga sure na wala siyang konting gasgas, lagyan niyo siya ng electrical tape or balutin niyo siya ng electrical tape, then glue or shoe glue, mighty band, lagyan niyo siya para yung electrical tape natin is hindi bumuka. Okay mga paps, so install na natin yung ginawa nating DIY repair sa ating speedo gear sa Suzuki Smash. So install ko lang siya sa aking motor. So bali yung nandyan is good pa. So ipapalit natin to. Okay? So ang kailangan natin is 12 na wrench at saka 14. Dito yung 12, dun sa left naman yung 14. Okay, tapos na natin ma-install. Yung gitna na yan, yung may dalawang screw, itama natin dun sa parang kanal ng hub. Ayan. Yan yung talagang iingatan or babantayan natin sa pag-install para hindi siya mabali. Ayan. So, yung parang kanal ng hub, dun natin ipapasok yung plastic kung original pa yung gamit ninyo or yung wood screw kung gamit nyo na itong ginawa nating repair tutorial para hindi siya matanggal or mabali. Yun lang talaga yung babantayan natin sa pag-install. Kasi yung iba hindi na nila sinisilip. Diretso salpak na lang sila. Kaya yun yung cost na nasisira. Maliban dun sa cable, kapag barado yung cable natin papuntang dashboard,
hindi naman siya nababali. Yung parang gear ng plastic natin is napupudpud kasi nga barado na yung cable natin. Cable natin is steady na lang at saka yung gear indicator na lang yung umiikod or tinatawag lang gearbox. Okay? So ito yung sa aking motor, yung stock. Tapos na-install na natin yung ating DIY. So try na natin siya. So hindi ko na kinakat yung video para malaman nyo na hindi talaga ako nagcut at yung nasa loob is yun talaga yung in-install ko. So wala siyang daya. Okay, try natin. Yun, good, gumana siya. So ayan, tumatakbo tayo ng 40 kilometers per hour. Good, legit, gumana nga siya yung DIY repair natin. So ayan, effective. So wala din siyang pinagkaiba sa effective siya, wala siyang pinagkaiba dun sa stock. So ang importante lang naman dun is may tulak niya yung speedo gear natin para maiikot niya yung kable papunta dito sa ating dashboard at ituro kung ilang yung takbo natin. So okay, so legit and effective. Lalo na dun sa mga mahirap pa maghanap po saan sila pwede bumili ng genuine. So ito yung mabisang paraan at no money involved, less din siya sa hassle kapag maghanap tayo ng genuine at effective siya. So may i-recycle natin yung ating lumang speedo gear. Ayan. Okay, sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial ko na to. Please do subscribe my channel Ricky Neutron sa YouTube and Facebook Alcibar Ricky the Second, dalawang ay po sa huli, or mag-PM lang doon sa Facebook kung mayroon pa kayong mga tanong. Okay, so maraming salamat. Ricky Neutron sa YouTube. Stay safe and ride safe sa lahat.